Yan guys, gagawin po natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano linisin ang kaserolang nasunog sa pagluluto. Noon din ako, akala ko wala ng pag-asa. Yung isang kaserola nga nun, tinapon ko. Ngayon, may nagturo sa akin kung paano siya linisin ulit. Kaya, tapusin niyo tong video ko ha, para makita niyo kung paano linisin ang isang kaserolang nasunog sa pagluluto. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa video ko, sa mga video ko pang susunod, paki-subscribe po at paki-like na rin po at kalambangin po yung bell. Ito na po, ituturo ko na po kung paano linisin ang kaserolang nasunog sa pagluluto. Huwag niyo po siyang itapon dahil may pag-asa pa po siya. Okay, andito na po yung video. Ito po, lagyan lang po ng konting tubig kung saan matatakpan yung dumi, and then ilagay po sa kalan, painitin hanggang sa kumulo. Kuluin po ng pakuluin ng pakuluin. Hi guys! Ito po yung gagawin kong paglinis na nato yung dumi dun sa kaserola. Ihahalo ko po itong baking soda, which is sodium bicarbonate, scientific name, at saka po yung laundry soap or any kind of detergent soap, pwede po. Pagsamahin lang po yan. Ayan guys, kumukulo na siya. Lagay po natin yung detergent soap. Bahala po kayo kung anong gusto nyo ilagay. Tsaka bahala kayo kung anong gano'ng kadami yung ilagay nyo. Ubus nyo lang po yung sabon dito. Yan. Hanggang sa kukulo po yan, aakyat po yung dumi sa taas. Pagmasdan lang po natin. Kahit po anong klaseng sabon ang ilagay nyo, pwede. Basta detergent soap po yung ilagay nyo. Pansin niyo po, merong parang black na yung tubig. Minsan po haluin yun ng konting ganyan para matanggal po yung nakadikit dun sa ilalim. Ayan. Totally black na. So, ibig sabihin, natanggal na yung dumi sa ilalim or konti na lang. Pagkatapos po kasi nito, babaglawan natin ito kasi mamaya. Pwede na siguro ito, tanggalin na natin sa tubig, sa gas pa lang. Ito siya guys, yung tinanggal ko yung tubig na mainit. So, linisin ko na lang siya ng ito ng Scotch Brite para matanggal pa yung na lumambot na kita ko sa inyo mamaya yung finish cleaning method natin. So, ito guys, ipapakita ko na kung paano linisin yung Scotch Brite. Bigyan natin konting sabon. Siya guys, malinis na. Ulit-ulitin lang pong i-ano sa Scotch Brite para malinis siya ng todo. Ayan na guys, malinis na yung kaserola. Ito po kanina yung kaserolang marumi. Ngayon, nalinis ko na.
So, huwag po kayong mawala na pag-asa pag nasunog yung kaserola nyo. Gawin nyo lang po yung tinuruko. And then, meron na kayo ulit bagong kaserola. Sana po meron kayong matutunan dito sa tinuro ko sa inyo. Huwag pong kalilimutan i-subscribe yung channel ko. At pakiclick na rin po yung bell para po sa mga susunod ko pang ituturong mga video. Bye bye! Salamat po sa panonood. God bless!